Lagtayong lahat si Jesu Kristo'y nabuhay na naig sa kamatayan. Aleluya, aleluya. Panginoon ang nagirang sa tinubos niyang bayan. Nagpupuring mga hinirang, masayang nagdiriwang. Magalak tayong lahat, si Jesu Kristo'y nabuhay na naig sa kamatayan. Aleluya, aleluya. Sa ngala ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo ay sumainyo lahat. At sumaiyo rin. Magandang umaga mga kapatid. Sa araw na ito, tayo ay nasa ikatlong linggo ng Pasko ng Pagkabuhay. Tayo ay nagpapasalamat sa lahat ng biyayang kaloob ng Diyos sa atin. Tanda nito, kilalanin natin ang kanyang kabutihan sa pamamagitan ng pagtataas ng ating mga personal na kahilingan. Gayun din ang kahilingan sa misang ito at yung mga humihingi ng panalangin. Upang patuloy nating makilala ang Panginoon sa paglalakbay natin sa ating buhay, halina mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan at humingi ng kapatawaran. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Walhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka't ipinagdarangal, sinasamba ka dahil sa dakila mong kalwalhatian. Panginoon naming Diyos, Haring ng Langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Hesu Kristo, Utong na anak ng Diyos, Kordero ng Ama, Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin. Ikaw lamang ang banal, Panginoong Hesu Kristo, kasama ng Espiritu, salwalhati ng Ama. Amen, 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 amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lagi nawang magalak ang iyong sambayanan sa pagkakataon ng bagong kalooban upang sa kadakilaang dulot ng pag-anib ng iyong angkan,
ang araw ng pagkabuhay maging pag-asa sa pagdiriwang. Sa pamamagitan ni Hesus Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong araw ng Pentecostes, tumayo si Pedro at ang 11 apostol at nagsalita siya ng malakas. Mga kababayan at mga naninirahan sa Jerusalem, pakinggan ninyong mabuti ang aking sasabihin. Mga Israelita, pakinggan ninyo ito. Si Jesus na taga Nazaret ay sinugo ng Diyos. Pinatutunayan ito ng mga himala, mga kababalaghan, at mga tandang ginawa ng Diyos sa pamamagitan niya. Alam ninyo ito, sapagkat lahat ay naganap sa gitna ninyo. Ngunit ang taong ito na ibinigay sa inyo, ayon sa pasiya at pagkaalam ng Diyos sa mulat-mula pa, ay ipinapako ninyo at ipinapatay sa mga makasalanan. Subalit siya'y muling binuhay ng Diyos at pinalaya sa kapangyarihan ng kamatayan. Hindi ito maaaring mamayani sa kanya gaya ng sinabi ni David. Nakita ko na laging nasa tabi ko ang Panginoon. Siya'y kasama ko kaya't hindi ako matitigatig. Dahil dito, nagalak ang puso ko at umawit sa tuwa ang aking mga dila. At ang katawang ko'y nahihimlay na may pag-asa. Sapagkat ang kaluluwa ko'y di mo pababayaan sa daigdig ng mga patay. At hindi mo itutulot na mabulok ang iyong banal. Itinuro mo sa akin ang mga landasing patungo sa buhay. Dahil sa ikaw ang kasama ko, ako'y mapupuspos ng kagalakan. Mga kapatid, masasabi ko sa inyo ng tiyakan na ang patriarkang si David ay namatay at inilibing. Naririto ang kanyang libingan hanggang ngayon. Siya'y propeta at nalalaman niya ang pangako sa kanya ng Diyos na magiging haring tulad niya ang isa sa kanyang mga inapo. Ang muling pagkabuhay ng Mesiyas ang nakita at hinulaan ni David ng kanyang sabihin. Hindi siya pinabayaan sa daigdig ng mga patay at hindi itinulot na mabulok ang kanyang katawan. Itong si Jesus ay muling binuhay ng Diyos at saksi kaming lahat sa bagay na ito. Nang itaas siya sa kanan ng Diyos, tinanggap niya sa kanyang Ama ang ipinangakong Espiritu Santo at ito'y kanyang ipinagkaloob sa amin tulad ng inyong nakikita at naririnig ngayon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ituro mo ang landasin na buhay kong hahantungin. Ituro mo ang landasin ng buhay kong hahantungin. O Diyos, ako'y ingatan mo, ingatan ang iyong lingkod. Ang hangad ko ay maligtas, kaya sa'yo dumudulog. Ikay aking Panginoon, ang wika ko sa aking Diyos. Kabutihan tinanggap ko ay ikaw ang nagkaloob. Ikaw lamang, Panginoon, ang lahat sa aking buhay. Ako iyong tinutugon sa lahat kong kailangan. Ituro mo ang landasin ng buhay kong hahantungin. Pinupuri ko ang poon na sa akin ay patnubay. Kahit gabi, diwa niya ang sa akin umaakay. Nababatid ko na siya'y kasama ko oras-oras. Sa piling niya kailanmay, hindi ako matitinag.
Ituro mo ang landasin ng buhay kong hahantungin. Kaya't ako'y nagdiriwang, ang diwa ko'y nagagalak. Ang lagi kong nadaramay, hindi ako matitinag. Pagkat di mo tutulutang, ang mahal mo ay malagak sa balo ng mga patay, upang doon ay maagnas. Ituro mo ang landasin ng buhay kong hahantungin. Ituturo mo ang landas na buhay ang hahantungan. Sa piling mo'y madarama ang lubos na kagalakan. Ang tulong mo'y nagdudulot ng ligayang walang hanggan. Ituro mo ang landasin ng buhay kong hahantungin. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pedro. Mga pinakamamahal ko, walang itinatangi ang Diyos. Pinahahalagahan niya ang bawat isa ayon sa mga ginawa nito. At yamang tinatawag ninyo siyang Ama, igalang ninyo siya habang kayo'y nabubuhay. Alam ninyo kung ano ang itinubos sa inyo sa walang kabuluhang pamumuhay na inyong minana sa inyong mga magulang. Ang itinubos sa inyo'y di mga bagay na nasisira o nauubos, paris ng ginto o pilak, kundi ang buhay ni Kristong inihain sa krus. Siya ang kordirong walang batik at kapinsanan. Itinalaga na siya ng Diyos sa gawaing ito bago panilikha ang daigdig. At alang-alang sa inyo, ipinahayag siya bago sumapit ang katapusan ng mga panahon. Dahil sa kanya, nananalig kayo sa Diyos na sa kanya'y muling bumuhay at nagparangal, anupat ang inyong pananampalataya at pag-asa ay nasa Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Poong Jesus, aming hiling, kasulat ay liwanagin. Kami ngayon pag-alamin. Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang linggo ding iyon, ang dalawa sa mga alagad ay patungo sa isang nayong tinatawag na Emmaus. May 11 kilometro ang layo sa Jerusalem. Pinag-usapan nila ang pangyayari. Samantalang nag-uusap sila at nagtatanungan, lumapit si Jesus at nakisabay sa kanila at siya'y nakita nila, ngunit hindi nakilala agad. Tinanong sila ni Jesus, ano ba ang pinag-uusapan niyo? At tumigil silang nalulumbay.
Sinabi ng isa ng ngalan Cleopas, kayo lamang po yata ang dayuhan sa Jerusalem na hindi nakakaalam sa mga bagay na katatapos pa lamang nangyari roon. Anong mga bagay? Tanong niya. At sumagot sila, tungkol kay Jesus sa taga-Nazaret, isang propetang makapangyarihan sa gawa at salita, maging sa harapan ng Diyos at sa mga tao. Sinakdal siya sa aming mga pinunong saserdote at mga pinuno upang mahatulang mamatay at siya'y ipinako sa krus. Siya pa naman ang inaasahan namin na magpapalaya sa Israel. Hindi lamang iyan. Ikatlong araw na ngayon mula nang mangyari ito, nabigla kami sa ibinalita ng ilan sa mga babaeng kasamahan namin. Maagang maaga raw silang nagpunta sa libingan at di nila natagpuan ang kanyang bangkay. Nagbalik sila at ang sabi nakakita raw sila ng isang pangitain. Maanghel na nagsasabing, buhay si Jesus. Pumunta rin ang sa libingan ng ilan sa mga kasama namin at gayon nga ang natagpuan nila. Ngunit hindi nila nakita si Jesus. Sinabi sa kanila ni Jesus, kay hahangal ninyo. Ano't hindi ninyo mapaniwalaan ang lahat ng sinabi ng mga propeta? Hindi ba't ang Mesiyas ay kailangang magbata ng lahat ng ito bago niya kamtan ang kanyang marangal na katayuan? At ipinaliwanag sa kanila ni Jesus ang lahat ng nasa saad sa kasulatan tungkol sa kanyang sarili, simula sa mga aklat ni Moses hanggang sa sinulat ng mga propeta. Malapit na sila sa nayong kanilang patutunguhan at si Jesus ay waring magpapatuloy pa ng lakad. Ngunit siya'y pinagkapigil-pigil nila. Tumuloy na po kayo rito sa amin, anila, sabagat palubog na ang araw at dumidilim na. Kaya't sumama nga siya sa kanila. Nang sila'y kasalo na nila sa hapag, dumampot siya ng tinapay at nagpasalamat sa Diyos. Saka pinaghati-hati at ibinigay sa kanila. Nabuksan ang kanilang paningin at nakilala nila si Jesus. Subalit ito'y biglang nawala at nawika nila. Kaya pala gayon ang pakiramdam natin habang tayo'y kinakausap sa daan at pinagpapaliwanagan sa atin ang mga kasulatan. Noon di tumindig sila at nagbalik sa Jerusalem. Naratnan nilang nagkakatipon ang 11 at ang iba pang kasama nila na nag-uusap. Muli ngang nabuhay ang Panginoon, napakita kay Simon at sinalaysay naman ang 2 ang nangyari sa daan at kung papaano nila siya nakilala ng paghati-hatiin ang tinapay. Mga kabatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesu Kristo, magsiupo ang lahat. Magandang umaga po sa ating lahat, mga kabatid. Alam niyo po, kapag ikaw po ay may pinagdadaanan, may problema ka, may karamdaman, may bagay na hindi matanggap sa iyong buhay, halos pwede na lang magkulong ka sa kwarto mo. O kaya naman, lumayo ka sa lugar kung saan ka nasaktan. Siyempre, ang epekto po nito, hindi ka magkakaroon ng ganang kumain dahil lahat ng pagkain, parang pakiramdam mo, wala pong sarap. Kahit anong kulay, walang kulay dahil sa nararamdaman po natin. Pero kapag atin pong pinagpatuloy ang hindi po pagkain, habang tayo po ay may pinagdaraanan, for sure, time will come, manghihina ka po, tatakasan ka ng lakas mo, kahit na ang mga organ mo ay magkakaroon ng failure, and then, baka ito rin po ang ikamatay mo at hindi ang mga problema mo. Para bang sinasabi natin, kaya mo po bang hindi kumain? O sabihin po natin, kumain ka ba ngayong umaga? Mamayang tanghali, kaya mo pa rin bang hindi kumain? Mamayang gabi, for sure, kapag kakain na, eh kakain ka talaga dahil magugutom ka. Dahil ito rin po ang nagbibigay ng lakas sa atin. Pero
Kung halimbawang sabihin ko po sa inyong isang linggo kayong hindi kakain, ano kaya ang mangyayari sa atin? Nakatitiyak po ako. Ito po ang wakas ng ating buhay. Mga kapatid, 3 punto lamang po ang nais ko pong ibahagi sa inyo. Una, ang ebanghelyo. Ikalawa, ang implikasyon. Ikatlo, ang hamon nito. First point, taken from the Gospel of St. Luke. Tatanungin po sa siguro natin, bakit ganun? Hindi nakilala ng mga alagad nitong mga disipulo si Jesus, samantalang ang tagal po nilang kasama. Alam niyo po, sabi po ng mga biblical scholars, meron po raw mga kadahilanan. Most probably, dahil ang mga alagad pong ito ay nalunod na sa kalungkutan, kaya naman nung mamatay po si Jesus, nawalan na po sila ng pag-asa. Ang sabi po nila, siya pa naman ang aming inaasahan na magpapalaya sa amin. Kaya ngayon, dahil sa kalungkutan, talagang namumugto po ang kanilang mga mata. Iyak na po ng iyak. 3 araw na halos hindi nila matanggap. Kaya nung katabi po nila si Jesus ay hindi po natin na makilala at hindi nila maisip na si Jesus nga ito. Dahil po mahapdi ang kanilang mga mata. Ang isa pa pong factor kung bakit hindi po nila makilala, sila po ay patungo sa tinatawag na west kung saan nandun po ang sun, nandun po ang paglubog ng araw. Basically, kung namumugto ka at mahapdi ang iyong mga mata, hindi ka na makatitingin sa araw at lalong hindi mo iiwasan ang tinatawag nating mga kasama. Kung ganoon mga kapatid, ito po pala yung mga factors kung saan masasabi po natin they failed to recognize Jesus. Pero sa 3 bagay po na makikita po natin na lalong hindi nila nakilala si Jesus dahil ang nakikita lang nila ang pagkamatay ng kanilang pag-asa, nararamdaman lang nila ang kanilang sarili at hindi ang ibinibigay ng tinatawag na katotohanan na ang Diyos ay tunay na nabuhay. Nakalulungkot mang isipin ay nagpakita ang Diyos sa kanila upang muli siyang makilala at nang sa gayon makapagpatuloy sa kanilang paglalakbay. Ano po ang puso ng Ebanghelyo? The heart of the Gospel ay nagpapahayag po sa atin na ang Diyos ay suma sa atin sa pang-araw-araw nating buhay. Kailangan lang nating idilat ang ating mga mata, ang mata ng pananampalataya nang makilala siya. 2. Ano po ang implikasyon po nito? Siyempre mga kapatid, kapag ikaw po ay down, nagwi-withdraw po tayo. Dahil bakit? Nasaktan ka eh. Kung kaya naman, kung may problema ka, wala kang ibang iniisip, paano ka makakaalis? Kaya minsan, ang ginagawa po natin, tinatakasan po natin ang problema at hindi na natin siya ina-address dahil nasasaktan tayo. Pero ang sinasabi po sa ating Ebanghelyo, may mga pamamaraan upang mas lalo nating matakasan at maharap ang problemang ating pinagdadaanan. Siguro po, ito po yung isang bagay na pwede nating makita, ang pananalangin. The moment we pray, mas naiintindihan po natin at nauunawaan natin kung sino ang Diyos sa ating buhay at ang lahat ng mga suliraning pinagdaraanan ay hamon lamang. At kapag ito ay ating nalampasan, mas lalo po nating ma-appreciate ang ating pamumuhay. Alam niyo po mga kapatid, kapag tinignan niyo po, if you want to encounter Jesus, ano po ba yung nangyari po sa kanya? Ang sabi po nitong 2 alagad pong ito, magdidilim na po. Dumito ka po muna sa amin, manatili, dahil palubog na ang araw. Ano po ang pakahulugan nito? Ang ibig pong sabihin, ang tinatawag nating hospitality. Kapag binuksan po natin ang ating tahanan, binuksan natin ang ating puso, at ibinahagi natin kung ano ang mayroon tayo. This is a clear invitation to encounter Jesus. Mentras nagdadamot ka po, mentras kinikimkim mo kung ano ang nasa sa iyo, hindi mo po pwedeng makilala ang Diyos
Sa pamamagitan po lamang ng tinatawag po nating hospitality, ang pagbubukas natin ng ating sarili kahit na ng ating tahanan ang siyang tatanggal sa lambong ng ating mga mata at ang ating pananampalataya ay mapapahayag na tulad ni Jesus, tayo ay nabuhay. Kaya naman, mahalaga pong makita po natin ang kakayanan nating tumanggap at magbahagi ng biyayang ating tinatanggap. Alam niyo po mga kapatid, halos mayroon pong sinasabi sa Ebanghelyo na bigla na lamang nakilala po nila at talagang nag-alab ang kanilang puso dahil si Jesus nga ay muling nabuhay. Nung nakikinig po sila sa salita ng Diyos, ano po ang nangyari? Parang naruumpot, nagising po ang nararamdaman po nila at nakilala po nila bagamat may pag-aalinlangan. At sa pamamagitan po nito, pinakita po at mula kay Moses hanggang sa mga propeta, pinahayag ni Jesus ang katotohanang mangyayari tungkol sa kanyang buhay. Alam niyo po mga kapatid, every time we open the Bible, God is revealing Himself to us. Pinapahayag ng Diyos sa atin kung sino siya. Sa bawat sandali na kayo po ay nakikinig ng salita ng Diyos, dito binubuksan ng Diyos at pinapahayag niya sa atin kung ano ang kahalagahan niya sa ating buhay. Alam niyo po mga kapatid, tanong ko po rito, ilang beses na po kayong nagpalit ng cellphone niyo? Siguro in-upgrade niyo dahil mas maganda, mas bago. Pero sandali lang po, ina-upgrade po natin ang ating cellphone at ang tanong ko po sa inyo ay ito, bumili na po ba kayo ng inyong sariling Bible? Nakailang cellphone na po kayo nang nagpalit? Pero ang tanong, meron na ba kayong binili ng Bible para sa sarili nyo? Bakit po? Kasi sa salita ng Diyos, sa Scripture, sa Bible, dito natin makikilala ang Diyos, dito natin maipapahayag ang Diyos. Kaya assignment po sa inyo, a gentle reminder, kung nagpapalit po kayo ng cellphone nyo, please buy your own Bible if you want na makita kung ano ang kalooban ng Diyos sa atin. Kaya naman kapag pinakita po natin, tayo pong mga Katoliko, parang tayo po, eh may Bible ako, Father, dito, pero hindi ko lang alam kung saan ko nailagay. Kaya naman ang hamon po sa atin ay ang salita ng Diyos. Kumuha po tayo, ilagay natin ang ating Biblia sa ating tahanan nang sa gayon mapaalalahanan tayo na ang Diyos ay suma sa atin. Dito po sa ikalawang bagay na pagpapahayag ng Diyos, nagpakilala po siya sa papaanong paraan? Through the breaking of the bread. Ang kay San Lucas po, ginagamit niya po ang tawag na sa salita, breaking of bread. Pero ito po ay pagpapahayag ng tinatawag nating Eucharistia. Sa Eucharistia, pinapakilala ng Diyos kung sino siya. Every time you participate at habang kayo po ay nakikabahagi sa Eucharistia, sa misa pong ito, ang Diyos ay nagpapahayag ng kanyang sarili. Pero bakit ganon? Marami pa rin po sa atin ang nakikipagbahagi sa Eucharistia. Pero pagdating po ng pagtanggap natin sa communion, hindi natin siya matanggap. Ang sabi po kasi ay ito, eh Father, ako po kasi ay makasalanan. Hindi pa ako nakakapangumpisal. Father, ang tindi ng aking mga dalahin, kaya hindi ako karapat dapat kumag-communion. Mga kapatid, kung ganon, every time you miss receiving the body and blood of Christ, you miss Jesus. Nawawala po ang ating lakas. Kung may pinagdaraanan ka sa misa, sa pagtanggap ng banal na pakikinabang, ikaw ay pinalalakas, ikaw ay binibigyan ng pag-asa, binibigyan ng liwanag. Dahil dito, dito tayo kukuha, dito tayo huhugot ng ating lakas. Bakit may Eucharistia? Ano ba ang binibigay ng Eucharistia sa atin? Ang Eucharistia po ay nagbibigay sa atin para makita natin si Jesus, para matanggap natin si Jesus, para marinig natin si Jesus.
dito sa mga salita pong ito, isinisiwalat ng Diyos sa atin kung sino tayo. At sa bahagi pong ito, matapos po natin siyang makita, matapos po natin siyang marinig, matapos po natin siyang matanggap, hinahamon tayo na ipahayag si Kristo na nabuling nabuhay sa ating piling. At sa pagkakataon pong ito, kapag nagawa po natin ang mga bagay na ito, then masasabi po natin, tunay kang Diyos, tunay kang nabuhay, at ikaw ay aming sinasamba. Ito ang kahalagahan ng Eucharistia. Last point po, mga kapatid. Alam niyo po, minsan sa isang parokya, ginader po ni Father ang lahat ng mga kanyang nagsisimba, yung kanyang PPC, Pastoral Council. At sa meeting, nandun po, sabi po ni Father sa lahat ng mga ito, may tanong lang ako. Ang tanong ko ay ito, ano ang pinakamahalaga dito sa simbahang ito? Di sumagot po yung pong mga apostolado ng mga panalangin. Ang sabi po nila, Father, ang mahalaga po rito ay ang aming pong pananalangin sa Eucharistia. Sabi po ni Father, okay? At syempre, nag-second emotion po ang mga lay minister. At ang sabi, Father, ang pinakamahalaga po sa atin, walang iba kung hindi ang tobernakulo dahil nariyan ang presensya ni Jesus, ang ating Panginoon. Eh tama na naman po pala. Kaya naman sumagot po ulit ang mga altar server. At ang sabi, Father, Father, ang pinakamahalaga ito po, ang mismong dambana. At hindi po nagpatawalo ang mga lector, commentator, sa tansabi, Father, ang pinakamahalaga walang iba kung hindi ang ambo, ang lectern, dahil dyan natin pinapahayag ang salita ng Diyos. Maya-maya po, isang maliit na bata ang nagtaas ng kanyang kamay at ang sabi, Father, ang pinakamahalaga po sa simbahan, walang iba kung hindi ang pintuan. Naku, napakamot si Father. Pintuan ang pinakamahalaga? At ang sabi ni Father, bakit mo nasabing pintuan ang pinakamahalaga? Kasi po, Father, sa pintuan, matapos ang misa, lalabas po kami at doon namin isasakatuparan ang hamon ng Eucharistia. Mga kapatid, paglabas niyo po ba, handa po pa kayong ipahayag ang hamon ni Kristong muling nabuhay? Amen. Magsitayo po ang lahat. Sabay-sabay tayong magpahayag ng ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, nalulukluk sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, habang tayo naglalakbay tungo sa gaganapan ng paghahari ng Ama, alalahanin natin kasama natin siya bilang kamanlalakbay sa bawat kahilingan ng ating tugon. Ama, manatili ka sa amin.
Ama, manatili ka sa amin. Pagpalain mo ang mga pinuno ng aming simbahan at bansa upang huwag silang mapagod sa pagsisilbi sa mga duka, mga inuusig at mga nasalaylayan ng lipunan. Manalangin tayo. Ama, manatili ka sa amin. Gabayan mo ang mga nahaharap sa mga crisis sa buhay at mga nabibigatan dulot ng pagdududa at pagkatakot. Manalangin tayo. Ama, manatili ka sa amin. Bigyan mo ng sapat na lakas ang mga psikolohista, spiritual directors, guro, coaches, at iba pang tulad nila. Matiwasay nawa nilang maakay ang bawat tao sa tamang landasin. Manalangin tayo. Ama, manatili ka sa amin. Ama, patuloyin mo sa iyong kaharian ang mga yumao naming kapatid. Manalangin tayo. Ama, manatili ka sa amin. Itaas din natin ang mga kapatid nating nangangailangan ng panalangin, ang mga pangangailangan ng ating pamayanan, at ang ating mga personal na kahilingan. Manalangin tayo. Ama, manatili ka sa amin. Tulad ng mga disipulo na kapiling ng iyong anak sa daan tungo sa Emmaus, patatagin mo kami, Ama, sa pamamagitan ng pagdiriwang nito habang iyong nialay ang aming panalangin. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Kristong anak mo, aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Ang lahat. Mga kapatid, manalangin kayo pang ating paghahain maging kalugod-lugod sa kasamang makapangyarihan sa lahat. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, tanggapin mo ang mga alay ng iyong sambayanang natutuwa sa pagabuhay ng iyong anak at niloob mo ang mga ikatutuwa ngayon pagbanabaguhin galak at manatili sa habang panahon sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Taas sa Diyos ang iyong puso't isipan. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat ay ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong pinagdiriwang paghahain ng Mesiyas, maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Nagaing walang humpay ang anak mong minamahal upang magkasalo-salo sa tanan sa bigay ng iyong buhay, hindi mamamatay, inihain sa krus
ang sa krus pinako, buhay lagi bilang handog. Kaya kaysa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Sana o sana sa kaitaasan, o sana o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana o sana sa kaitaasan, o sana, o sana sa kaitaasan. O sana, o sana sa kaitaasan. O sana, o sana sa kaitaasan. Lumuhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kay sa magitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kalob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago siya pinagtiisang kusang loob na maging handog, kinuha niya ang tinapay. Nagpasalamat sa iyo, pinaghati-hati iyo ni Abot sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Ganon din naman, matapos ang hapunan, kinuha niya ang kalis. Muling nagpasalamat sa iyo. Inibot ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at inumin. Itong kalis ng aking dugo, nang bago't walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Tumayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya inialay namin siya yung tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil minarapat mo kaming tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magkasalo-salo sa katawan ng tugon ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo, lahat ng mga pari, mga reliyoso, diakon at intensyon ng iyong bayan. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y maling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawa mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan, kawan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahala Birheng Maria, ina ng Diyos, kaysa ng kabiyak na pusong si Jose, kaysa ng mga apostol San Juan Bautista, at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kadugod-lugod sa iyo. May pagdiwang naman namin pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. 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 Sa dagubili ng nagagagaling na utos sa turo ng ating Panginoong Jesucristo, pahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw
at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagarban ng kapayapaan araw-araw, ligdas sa kasalanan layo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang nakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Yesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Mga kapatid, dalhin ang manalangin para sa kapayapaan. Kapayapaan sa buong mundo. Kapayapaan sa ating bayan. Kapayapaan sa ating tahanan. Kapayapaan sa ating puso. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagaluban kami ng kapayapaan, pagkakaisa yung sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo at sumayo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kodero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kodero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos, ito siyang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang sa kanya'y patuloy na tumatanggap. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen, pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo, at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Kristo'y inihain na Pamasko, maamong tupa, magsalo tayo masaya sa tinapay na pamista, bago't wakas, Alleluia. Pamasko, maaari.
Masaya sa ating napay na pamista, bagot wagas, Alleluya. Ang taga-i Israel, bayang sabit kanila, ihayag pag-ibig niya'y tunay, lagi tapat kailan. Si Kristo'y inihalina, Pamasko maamong tupa, magsalot tayong masaya sa tinapay na pamista, bagot wagas, Alleluya. Mga paalaala sa mga nagsisimba, pinapaalalahanan ng lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19, bagkus dapat nating ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards, pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor ng Itim na Nazareno. Tumayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, tunghayan mo't lingapin ang iyong sambayanan na minarapat mong makinabang sa bigin ng pagmagpakailanman. Ipagalob mong kami maluwalhating makarating sa pagkabuhay na magtatakbok sa amin sa iyong piling. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Iyuko ang iyong ulo para sa pagbabasbas. Ang Diyos na tumubos at kumukup sa inyo, pagundangan sa pagabuhay ni Jesucristo, ay siya namang magpala sa inyong ng kaligayahan magpasawalang hanggan. Amen. Kayong pinagkaluba ng manunubos ng walang maliw na kalayaan at pagkamtinawa niya ng kanyang pamanang buhay na walang hanggan. Amen. Dahil kayo'y kaysa niyang bumangon mula sa kamatayan, pagundangan sa pananampalataya at binyag, kayo naway makatambal lang nasa kalangitan, pagundangan sa inyong mabuting pamumuhay ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang pag-ibig at kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos.
sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mo kinamatayan ay sa gisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.